What's up mga kalokoy, mabilis ang voiceover lang to, no? Nagpunta kasi ng Cebu yung parents ko, kaya naisipin namin mag-beach kahit walang pera. Nakikaskas lang ako kay Mrs. sa credit card niya. Pagka kami umalis, di pa kami nag-almusal, kaya nag-drive-thru muna kami sa Jollibee. Bibigyan ko sana si Kuya ng tip kaso naalala ko wala pala akong pera. Tamang breakfast lang muna kami dito, sandwich lang in-order namin. Tapos uminto kami sa Mercury Drug para bumili ng chicheria. Kasi medyo malayo-layo yung biyahe. Pupuntahan pala namin, Kalatagan, tapos yung pangalan ng resort Stilts. Binibay pala namin yung kaibigang tunnel. Bukod sa walang traffic, pwede ka pa mag-sightseeing. Di ko na nabidyon yung tunnel kasi nakakatakot mag-drive habang nagsiselfon. Hinto lang saglit, sinasugburot para umihi. Tapos umihi agad kami na narating na namin yung Kalatagan. Dito pala sa part ng Kalatagan ito, makikita nyo yung mga puno dito sa may bandang kaliwa. Di ko alam kung anong puno sila pero malalaki sila tapos ang haba nila. Paglabas nga namin sa mga puno, nakarating na kami sa destination namin. Same day booking lang pala nangyari dito. Sinwerte lang kami kasi may available na room. Kasi lagi naman sila talagang fully booked dito. Pagpasok namin sa entrance, diretso na kagadiwi dun sa reception para i-confirm yung booking namin. Konting lakad lang pala papunta dun sa reception nila pero ito na yun. At pumayasa na nga si Mrs. para mag-check-in. Kaya lang problema 11:08 pa lang. Ang check-in time daw alas 2. Kaya yogurt muna si baby tapos playtime naman. Dito pala sa resort, pwede ka naman pumunta ng maaga. At kung wala pang check-in time nyo, libre mo naman magagamit ang mga facilities nila kapati yung playground. Pwede ka na rin mag-swimming sa swimming pool nila at saka mag-swimming dun sa dagat. At ito na pala alas 2 na kaya pwede na kami mag-check-in. At ito ang aming room, pleasure. Yung presyo pala ng room na nakuha namin ay 6,500. Beachfront din saka may kasama na rin breakfast. Sumakto din pala kasi meron sila dito mesa sa labas. Eksakto may pasok din ako mamayang gabi. Kaya pwede ako magtrabaho dito. At since nakita nyo na naman yung labas, tour ko naman kayo sa loob ng kwarto. Ayan siya sa loob. Di naman ganong kalakihan, pero pwede na. Double size ata itong kama, tapos maghihiwala yung shower tsaka doon sa inidoro. Tour ko na din kayo sa loob. Ayan, di naman kalakihan, pero pwede na kasi malinis din. Provided na din pala dyan yung shampoo tsaka sabon. Tapos itutour ko din sana kayo dito sa inidoro, kaya lang sarado. At tanggalian na nga, kaya pumunta na kami dun sa restaurant nila. At dahil nagtitipid na kami, order na kami ng squash soup tsaka ng sisig. Nakapag-swimming din pala kami niya, kaya lang hindi ko masyado nabidyohan kasi wala namang maghahakong cellphone. Kinagabihan, lumabas na lang kami para kumain. Dito nga kami sa Joaquim's Cafe and Bistro. Goods pala dito yung pagkain tsaka mura lang din. Ang in-order ni Mrs. Carbonara, paharahatin na lang daw sila ni baby kasi kumakain naman siya ng pasta. Tapos ito naman sa akin, nakalimutan yung tawag pero grabe panalo, ang sarap niyan promise. Lemon check muna ako. Di ba ang pogi nakakainis? Siyempre di ko rin pa sinematikman yung kay Mrs. Masarap yung carbonara nila dito, masyadong creamy. At nagdito na nga kami dito sa resort, kakatapos lang din ng shift ko, no? Sana ganito na lang for life. Kaso di naman ako mayaman, kaya mag-iipon muna ako. Ang aga-aga yung anak ko nang agad ng buhangin. Tapos nag-breakfast na kami. Busog-lusog pala ako dito kasi breakfast buffet naman 'to. Ang mga ulam pala nila for breakfast ay corned beef adobo, tapa tsaka gulay. Tapos pakita ko na rin sa inyo dito yung mga kinuha ko. Round 1 pa lang yan. Marami pang round sa dadaan. Kumbaga yung ikakain ko ngayong almusal, pang hanggang buong araw na din yan. In fairness pala sa mga pagkain nila dito, masarap din talaga. Hindi CDO yung kami sa corned beef, pure foods, kaya panalo. Pwede ka rin pala dito magpa-customize ng omelette. Pero dahil di naman ako magulay na tao, saktong lang ko, sunny side up. Pagkatapos pala namin kumain, yung anak ko diretso agad dun sa buhanginan. Mas mahaba pa ata yung ilagay niya sa buhanginan kaysa dun sa dagat. Pero syempre, dahil swimmer ang tatay, kailangan niya rin mag-swimming. At ayun ang dinala ko na siya dun sa may dagat. Sobrang low tide lang dito kaya hindi ko masyado na-enjoy yung dagat. Di naman ako pwede pumunta sa malayo kasi kasama ko yung anak ko. At nang nagsawa nga din siya dun sa salvavida niya, naglakad-lakad naman kami dito. At syempre nalata na kami sa dagat kaya pumunta naman kami sa pool. Chill-chill lang naman yung anak ko tsaka yung unicorn niyang salbabida. Tapos niyakag ko na siya para makapag-dive. Kailangan niya kasi matutong mag-submerge. Ayun, medyo nasasanay na siya. Nga pala balikan ko tong video na to. Bumalik din si baby kasama ng salbabida yung unicorn. Pero nakuha ko naman agad siya kasi da-flash nga ako. Kaya kahit may mga salbabida ang mga bata, kailangan talaga babantayan pa din sila. Pa-checkout na pala kami niyan pero busog pa din ako. Pero syempre susulitin natin yung binayad natin sa kanila. Dito pala sa labas may complimentary iced tea. Pwede na rin papatanggal ng uhaw, yun lang.